Magandang umaga po. Ako po si Gabriel Sumayan Garcia from the Behavioral Health Committee at the Mabuhay Health Center. At ang presentation po namin ngayon ay paano ulit maging komportable sa labas. Bago namin i-address yun po, ito lang po ay konting update sa changes in restrictions sa patakaran sa COVID. Pag may bakuna po kayo, pwede kayong mag-get together with other vaccinated people at pwede kayong mag-continue ng activities kahit exposed to someone with the virus. What you can't do po ay get together with unvaccinated family members o mga kaibigan na hindi pa may bakuna. At huwag kayong lumabas ng public without a mask. And also, lastly, don't break social distance kahit magsimin ito mag-maintain kayo ng mga 6 feet sa mga tao sa labas. At overview po, reminders and papanatili sa safety, paano ulit maging komportable sa labas, senaryo, pasyalan sa palengke, at mga diskarte sa kaligtasan ninyo. Safety reminders po, kahit na marami na ang nagpapabakuna, importante na tayo ay manatiling maingat. Magsuot ng maskara palagi, mahugas ng kamay, mapanatiling maliliit ang grupo na tao na iyong kinikita. Bumisita lamang ng mga ibang tao kung ito ay kailangan at ligtas. Bago natin pag-usapan kung paano maging komportable na lumabas ulit sa gitna ng mga pagluwag ng patakaran, gusto ko munang ipaalala sa inyo kung ang mga kailangan gawin upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili. Importante na alam natin ang mga paraan kung paano natin maaaring panatiling ligtas ang ating sarili at ang ating komunidad. Ang una nating kailangan gawin ay magpabakuna. Simula noong buwan ng Abril, ang lahat ng may edad 16 at pataas ay maaaring nang magpabakuna. Kapag tayo ay nagpabakuna, maaaring nating magprotektahan ng sa ating sarili at ang ibang miyembro ng ating komunidad na hindi pa nagpapabakuna. Importante din na magsuot pa din ng maskara kapag tayo ay lumalabas at maaari din mag-double mask o magsuot ng dalawang maskara. Para sa akin, gusto ko nagsusuot ng telang maskara na you know, kind of fits the forma na nakakapatong sa isang asul na maskara. Maaari din kayong gumamit ng dalawang telang maskara. Tandaan na laging maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Pag-uwi sa bahay, lagi ako naghuhugas ng kamay ang gamit ang sabon at mainit na tubig. Laging magdala ng hand sanitizer at gamit ito pagkatapos humawak ng anuman bagay sa publiko. Alam po namin na excited na tayo lumabas at magpakita sa ating mga kaibigan at pamilya. Kaya ito ang ilang mga paalala para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili. Panatiling maliliit ang grupo ng mga tao na iyong kinikita para mabawasan ang posibilidad na pagkakahawa sa virus. Kung pipiliin inyo ang magpakita sa ibang tao, ito ay mga maaaring ninyong itatanong. Nagpa-test na ba sila? Nagpababakuna na ba sila? Nakipaghalibulyo ba sila sa mga maraming tao? Sa pamamagitan ng mga tanong sa mga ito, maaaring ninyong malaman kung ligtas na magpakita sa mga ibang tao, kagaya sa mga kaibigan nyo, sa mga pamilya o katrabaho. Kung sila ay nagpabakuna na 2 weeks after the last dose o sila ay negative doong napatest at hindi nagpakita sa ibang mga tao, medyo mas ligtas kayo na magpakita sa kanila. Magpakita lamang sa mga ibang tao kung ito ay kinakailangan. Pero para manatiling ligtas kapag nagpakita sa grupo ng mga tao, mas mabuti kung manatili kayong sa labas, manatiling nakasuot ang maskara at magpanatiling 6 feet social distancing. So, bago lumabas ng bahay, may huwag kalimutan ng mga essential. Mas magdala kayo ng extra maskara, hand sanitizer, whistle para sa safety at gloves. Bago tayo pumunta sa mga diskarte at tips para maging komportable ulit pag lumalabas, ito po ay video about me at what I bring sa labas.
what's in Gabriel's bag before he goes out. If you're gonna go out o lalabas kayo, ay magdala kayo ng bag. Parehas nito. Pwede din gamitin, or you can also use this little tote bag. Or any bag that fits all your stuff. So now we're gonna go into my bag. Every time I leave before going out, I usually have a mask, some gloves, lip balm, wallet, and hand sanitizer. Whatever you need. But you can always have more stuff, whatever you need to make yourself feel comfortable when you go outside. And this is the complete forma. Nakita niyo po, ito po ang bag ko. Lahat ng mga kailangan ko, gloves, sanitizer, mask, at ilang pang stuff na pwede ko dalhin sa labas. At I have my mask on, ready na ako sa labas. Ooh! What's in Gabriel's bag? Na yun na alam na natin kung paano tayo mag-prepare para lumabas, ay meron kaming scenario sa inyo. Pasyalan sa palengke. So dahil tayo ay mas madalas na lumalabas, maaaring ito ay medyo nakakatakot dahil madami na din ang mga tao sa mga tindahan. Na yun ay gagawa tayo ng mga practice scenario kung paano manatiling ligtas kapag maraming tao sa tindahan. Paano natin maiwasan ang mga sitwasyon sa, na medyo hindi komportable tayo. Ang tanong namin para sa inyo ay, ano ang inyong gagawin kung kayo ay nasa tindahan at nakita ninyo ang inyong kaibigan for the first time in forever? Pwede kayo mag-discuss right now. So, posible pong answers ay pwede kayo mag-say hello, pwede nyo sila give ng hug, pwede kayo mag-handshake, pwede kayo mag-fist bump, or makipag-usap, magpanggap na hindi mo sila kilala, o hindi mo sila nakita, pwede din yun. Or hindi kayo magpakiusap sa kanila. Ang isang suggestion ay pwede din mag-selfie kasama ay kaibigan para maaring manatiling 6 feet away. Kayo mag-answer kung however you want po. So next po ay, ano ang pakiramdam ninyo habang lumalabas ulit? So yung mga reaction nyo dito pag nakita nyo ang kaibigan sa palengke. Kasi meron na bakuna at nagiging mas restricted na ang California, maraming pagbabago sa ating mga buhay. Alam ko sa akin, meron akong konting takot dahil sa mga kamay-kailan na mga events na nangyari sa komunidad natin. Baka nag-aalala kayo sa mga recent event sa anti-Asian at hindi kayo komportable kasi baka ma-experience ang discrimination at masundan sa mga taong hindi tayo komportable. Additionally, kahit pwede na lumabas, maging safe pa rin tayo at maglito sa magiging komportable ulit tayo. Kasi baka hindi pa din tayo full tiwala sa publiko kasi hindi pa COVID-free. Make sure na maging safe pa rin. Pagbabago ng pagpupuna sa publiko din po. Sa lahat ng takot at pag-aalala, paano ninyo aalagaan ang sarili ninyo para mag-adapt sa mga transitions? Ito po ay mga grounding exercises na pwede nyo gawin pag na-overwhelm kayo sa paglalabas ninyo. Pag stress or overwhelm, huminga kayo kahit isang minuto lang para maging calm ang katawan at pag-iisip sa labas. Sa inang presentation na ito po, may madami kaming resources na ilalagay sa last slide para sa breathing exercises. Isa po ay gusto ko, I like to do is breathe in for 4 seconds and then hold it in for 7 seconds. And then exhale for 5 seconds. Kung stressful ang isang environment, umalis kayo sa area at pumunta kayo sa mas safe area. At lastly, magdala kayo ng kaibigan or relative or yung apo nyo po. Sabihin nyo na little outing trip po, pwede maging bonding moment sa inyong best friend, sa mga apo. At ito po ay mga diskarte sa kaligtasan ninyo pag lumalabas kayo. Maging vocal, magtanong sa taong may authority like a bus driver or any worker para mag-get away sa mga sitwasyon na hindi nyo gusto. Maging aware, alamin na ang mga surroundings at maging alert. At magdala ng crane, kaligtasan, combo ito kasama ang whistle. ito po yung mga habits na dapat ipapractice pagkatapos, before going out.
niyo na expert na kayo sa pag-handle ng mga hindi masyadong komportable na sitwasyon kasi bago na, you know, pwede na kayo lumabas. Close na ready na kayo maging komportable sa paglalabas ulit. Ito po ay recap na sinabi namin. Gawin ito, dalhin ang mga essentials, hugasan ng kamay, gamitin ang maskara, at magdala ng maliit na bag. Just in case po, imbitahin ninyo ang kaibigan or apo sa palengke. Huwag magdala ng maraming pera, lalo na ang cash, at mag-invest sa pepper spray, whistle, or cane. At idistansa ninyo ang sarili niyo sa mga tao habang nasa labas. At ito po ay mga rekurso, resources po. Ay, Mabuhay Health Center is planning po to provide whistles to senior community members. So isend niyo po yung address niyo sa info@mabuhayhealthcenter.org. And then kung meron po kayo na experience na hate crime, maaaring i-report sa SFPD hate crime sa 415-553-1133 at stopaapihate.org. Maaari din na tumawag para makukuha ng mga escort compassion in Oakland, both for Oakland and SF Sunset District. At pwede nyo po tawagan itong number na to. Ang Mabuhay Health Center ay nakipag-ugnayan sa ibang community members, nagbibigay sa ating mga whistles po. Kaya i-send nyo po sa address na ito. We'll give you po time and to take a photo and copy down these numbers for future set reference. At lastly, salamat po for tuning in and this month's clinic presentation po. At ako po si Gabriel Samayon Garcia. Goodbye.